So, good day guys. From service na tayo ngayon. Isa na lang motor ang ating panda rin. So, yun yung carburetor niya guys. Kasi yung tubig hanggang dito. Itong level ng tubig niya. Hanggang dito na itong yung level ng tubig niya. Oh no! At ito na kanya yung box. Yun. So, siyempre mga basic tips na gawin natin kapag ating motor ay nalunod. Okay. Tulugan natin itong switch. Kasi maraming tubig ito. Ayan guys. Nung na-click natin at saka na-click on 2.5, okay na yun. Na-pander natin at saka ano. Wow! Yung inmax sa shop natin yung dinala. Kasi hindi pwedeng sa bahay ng customer natin guys. Kasi mayroon pa tayong ayusin. Pero ito kabusing ay yan tubig. Yan pong laman ng kanyang carburetor. Pero ng kabusing guys, pwede natin siya yung service kasi carb lang to. Ito lang, drain lang natin yung tubig habang maubos. Siyempre, palit natin ng oil. Inisin natin ang kanyang carburetor. Saka natin panda rin mamaya, guys. Okay. Yan lang. Yan yung tubig niya. Possible, yung tanki niya, guys, is napasukan din ng tubig. Kasi hanggang dito daw ang level ng tubig. So, yung tanki niya, guys. Walang naman. Ito yung air cleaner niya. So, yung tubig guys. Ang dami pa. So, ito yung air cleaner niya guys. Sa tubig pa yan. Drill mo natin yung tubig. Saka natin i-drain yung oil. So, guys, ninisin natin yan. Oh, no! So, patin yan guys. Maya-maya pandarin natin to. Pag malinis na natin yung kanyang carburetor. Ano man nilang paglilinis guys kasi home service tayo ngayon. So, next natin gawin is tanggalin natin ang kanyang spark plug para ma-pull out natin ang tubig sa loob ng kanyang combustion chamber. Para makita natin at ma-sure natin na wala rin tubig na kahalo sa kanyang engine oil. So, yan ang kanyang engine oil, guys. Unang labas din kanina is tubig, no? Pagkatapos ng tubig is yung oil. Kasi mabigat po ang tubig kaysa sa oil. So, okay na ang kanyang combustion. Wala lang tubig. Pag-dilin natin ang kanyang oil. So, simple nating carburetor naman ay dilinisin natin. So, yan, guys. Tapos natin malinis natin, no? Basi dyan, eh, kung napakita sa'yo kung paano nalinis. Mano-mano lang po ang ating paglinis kasi walang hangin. So, importante is may butas yung mga jittings natin, guys. Amazing! Kasi kapag walang butas yung mga jittings natin, guys, useless po ang paglinis natin carburetor kasi ang mangyari, mahirapan tayong makuha ng tamang minor at timpla sa ating carburetor. Yun po ang pinaka-importante, guys, kapag tayo ay naglinis ng carburetor. So, yan. Since tapos natin siyang malinis ang kalublooban nating carburetor, wala ng mga putik at mga dumi na nakapasok, i-assemble natin ang jittings guys. Yung pilot jit. Pagkatapos ng pilot jit is yung min jit naman ang i-assemble natin. Ilalagay pala. So napaka-importante po talaga na mga jittings ay tinatanggal natin guys, no? Para ma-monitor natin ang kanyang butas sa loob. Kasi ulitin ko lang kapag walang butas yung mga dalawang yan, mahirapan talaga kayo mapaandar. At hindi kayo makakuha ng tamang timpla sa inyong carburetor. So, pagkatapos ng dalawang jit, higpitan lang natin guys na ipanahan kasi naluluwag ang isa sa mga jit na yan. So, kapag lumuwag ang mga jit na yan, asahan nyo, magiging palyado ang andar ng ating motor. So, ilagay na natin ang ating plotter. So, at tayo po ay nag-home service kasi marami po talaga ang mga motor na nabahaan sa aming bayan guys. Kasi bigla na makas yung ulan nang gagaling sa kabukiran. So, itong lugar na inyong servisan ko, guys, ay mababang area, no, at malapit lang sa Riverside. Yan, natatamaan talaga sila. So, lahat ng mga motor dyan, mga kapitbahay nila, natatamaan yan, guys. Pero si Bossing is medyo kakilala ko, kaya home servisan natin siya. So, pakita ko sa inyo, guys, ang itsura ng kanyang motor, nang ito ay natamaan ng baha.
Ito po ang sitwasyon ng kanyang motor, guys. Medyo mababa na po ang level ng tubig na niya kasi mo almost 2 hours na rin ang baha sa kanilang lugar. So ganoon na po ang level ng tubig ng kanyang motor. So tapos ating malinis ang kanyang carburetor. Siyempre ibalik natin sa kanyang manifold para ma-under na natin maya-maya. Few moments later. Magpapalit na tayo ng oil since nakabili na si Bossing ng oil, guys, no? So yan po ang oil na bili ni Bossing, Honda. Honda baka naman. So yan po 800 ml. So buhos na natin. At siyempre kapag mga ganitong senaryo, guys, napasokan lang yung motor ng tubig, much better, no? Kapag nagpapalit kayo ng oil mga within 24 hours siguro or 48 hours is magpapalit naman kayo ng oil. Ang purpose nun is para talaga ma-recycle yung pumasok na dumi sa loob ng ating makina. Much better kasi okay. Na pangalawang beses tayo mag-change oil, guys, for protection na rin sa ating makina at may iwasan natin magkaroon ng ngaw-ngaw o kakaibang tunog na mangyari sa ating makina. Yun ang advice ko, guys, kapag yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo na nabahaan. Depende na sa inyo kung susundin nyo ang aking advice o hindi. Siyempre, huwag itong kalimutang i-shout out ang owner. Yun, shout out, boss, at salamat sa tiwala. So ngayon, guys, ilagay na natin ang kanyang spark plug since wala ng tubig sa kanyang cylinder head. At siyempre, maya-maya paandar natin, guys. So ganito lang po mga paraan, guys, no, o mga diskarte para ma-revive natin ang motor o masalba. Kapag maka-experience okay. Ng nalunod sa baha ang ating motorsiklo. Lahat ng mga pwedeng daanan ng mga tubig tulad ng sa makina, cylinder head, carburetor, tanke ay dapat natin i-drain, guys, at i-pull out. So okay. Nakalagay na kanyang spark plug. So ito na yung moment of truth, guys. Paandarin na natin, no? Huwag natin kanyang susi. Kickstart lang muna. Okay, kasi yun, guys, so one click. Nagabuhit na, pakabuhit na sa atin kasi pagkatapos natin malinis ang carburetor ay napaandar agad natin. Yun, shout out sa aking cameraman na bata, guys. Ang aking cameraman po na guys. Kapag yung motor ay nag-experience ng mga ganyang senaryo, guys, o sa inyong customer o sa inyong kapitbahay, at least may idea kayo kung ano mga dapat mong gawin para ma-revive o masalba ang motor ninyo. So siyempre yung lahat ng mga tubig na pumasok sa ating motor, sa ating tanke, sa ating carburetor, sa ating intake manifold, sa ating makina, so dapat lahat yan i-pull out, guys, no? Yun ang kasi makasira sa ating motor, lalo na't ang tubig, ulan o baha ay maalat. So maaaring kalangawangin ang ating mga bearings sa loob ng ating makina, yung carburetor, magkaroon ng stack up, mga putik. Yun lang sa araw nito, dagdag kalam naman sa mga subscribers natin, tagapanood at bago pala sa aking channel. Maraming salamat at siyempre huwag kalimutang subscribe. See you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.